Alright, what's up mga bro? Maglo-lowered tayo ngayon ng front shocks. Ito yung gagamitin natin. Spring rebound. Yan yung stock na spring rebound natin. Ito yung gagamitin natin para ma-lowered natin. Itong dalawang front shocks na nakabit pa rin yan. Dalawang tornilyo na yan. Baklasin ko muna itong kaha ito lahat. Tapos pakita ko sa inyo ang paano yung lo-lowered yan. Magic lowered tawag dito eh. Nabaklas ko na yung mukha. Yan, tapaludo. Tapos na rin. Ulit yung fork natin. Yan. Tsaka yung caliper. Yan, nabaklas ko na yung caliper. Yan, baga nalisin yung gulong, huwagan muna natin yung bolt sa ilalim ng fork. Ito, huwagan muna natin to. May bolt yan dito, pang lock. Size nyan 6mm. Huwagan ko muna. Gamit lang kayo ng extension para mas may puwersa. Konti lang. Ayan. Para lang madaling huwagan mamaya pagtanggal na natin. Nabila din. Ito naman tayo sa fork. Yung lock sa ibabaw. Na para madali nyo matanggal yan. Gamit kayo ng C-clamp. Wala kasi akong katulong eh. Ito ginagamit ko. Tanggalin nyo lang to. C-clamp. Ayan natin to. Ayan, tanggal na. So ito gagamitin natin para may lubog natin to. Kasi spring loaded yan. Yung spring na malaki dito. Angkla lang natin. Yung mahirap, nakakarang yung busina natin eh. Ayan, lulubog na yan. Ano kasi yung lock na sa loob. Meron yung lock dyan na bilog. Susungkitin natin yan. Yan. Ito. Tanggal na. Pwede natin alisin itong C-clamp. Ganoon lang din, pagbabalik nyo. Ngayon ang discarte ko eh. Hindi lang mahirapan. Ito yung lock nya. Nyo lang yung spring yan eh, automatic. Ito na yung spring natin. Yan. Ito yung panglaki sa ibabaw. Yan. Isa lang natin yan. Tanggal ko na rin yung isa. Yan, isang lock na isa. Ito naman yung isa. Yan, tanggal ko na parehas. Tanggalin natin itong gulong. Size nito 19mm. Tapos yung kabila ko, kontrahin nyo. 14 naman. 14, 19. Tanggalin natin ha. Tagal natin yung gulong. Medyo nagli-leak Lugan na natin to. Nga pala ito, na-lowered ko na to eh. Kaya hindi ko napapalitan ng fork oil. Ang nilagay ko kasi dito, clutch spring ng Honda Wave. 125 yata.
Ay, mas gusto kong palitan ng ano eh. Kagaya ng stock. Yung stock na ano, spring rebound. Ay, bumili ako niyan. Nagawin ko to, doubling ko kasi. Parang maiksi lang yung ibinaba nung ano eh. Yung clutch spring ng Honda Wave eh. Ito na lang ilalagay ko. Para mas lowered siya. And bababa siya ng ganyan. Punin ko na lang yung lungs. Four coil. Kaka-lowered ko lang nito eh. Sayang naman eh. Ito naman to, ito mga isang buwan pa lang siguro. Ayan. Tanggal natin. Tanggalin na muna natin. Ito, mga apat na bolt na to. 14 din yata size niya. Yan, 14 nga. Ating ko rin nahulog. Natin ito spring. Ito yung sinasabi ko. Ito kasi yung sa rebound. Ito yung clutch spring ng on the wave. Ito yung stock. Konti lang yung ibinaba niya. Ayan, papalitan natin ng dalawa nito. Ito yung original niyan eh. Papalit na natin yung stock din na binili ko. Tag-isa sila. Bali magiging dalawa na sila. Dalawa, rebound. Para pag kinabit natin, iksi kasi yan. Sa inyo. Tingnan natin yan dyan. Tanggalin natin to. Yan. Pag kasi ito, mixi. Yung kapag isa lang nakakabit niya, na ganito yan eh. Napakita ko sa inyo. Yan. Pag isa lang. Yan, isa lang. Yan, gano'ng haba. Yan, mahaba siya oh. Mahaba. Pag ginalwa mo yan, iiksi ngayon yan. Kaya siya maglo-lowered. Kaso, titigas yung springs mo dyan. Itigas yung rebound ng springs mo kasi mas ano eh, mas mahaba ito eh. Mas mahaba yan, mas magkakaroon ng tension to pag dumiin na ganun. Kung gusto nyo na ganun pa rin yung tigas ng spring nyo, yung play, yung lambot, papatabasan nyo to. Kung gano'n yung kahaba ang dinagdag nyo dito, gano'ng kahaba yung papatabas nyo dito. Pero ako okay na yan kasi malambot na itong springs ko. 4 years na to eh. Gusto ko rin na mas matigas para mas maganda yung play. Ayan. Ayan natin yan dyan. Compare natin yung isa. Pakita ko rin sa inyo yung isa. Drain din natin to. Kunin ko lang yung fork oil. Sali natin dito. Bago pa oh. Kakalagay ko lang yan eh. Yeah. Honda oil pala itong gamit ko. Honda fork oil. Galing natin ito. Ano? Yan yung pang lock. Oh. Ang gulo na. Yan na rin yan. Clutch spring ng Honda wave. Ito. Ito lang ilalagay natin. Para makita niya yung difference. Ha? Isa lang.
yung original na stock. Tapos yung kanyang spring. Ito yung stock, yung isa lang. Ito yung dalawa. Dinoble natin. Ayan, mas maglo-lowered siya. Ayan, ganyan ka ba ang lo-lowered niya? Siguro mga 1 inch siya. 1 inch siguro. Kaya sabi ko na ano, mas titigas yung play niya. Ayan, mas angat na to dito eh. Kung pwede nyo patabasan kung gusto nyo, kasi malambot pa rin. Kaya ako nga, okay na sa akin to. So ngayon, nilabawa, ayaw nyo mag-lowered ng ano, front shock. Gusto nyo ganun pa rin. Kaya gusto nyo tumigas yung play, magyan nyo lang to ng isang bola, fly ball, ayan, para mas tumigas yung tension nya. Ayan, kumbaga parang matadagdagan to. Ayan, ganyan. Mas titigas na yung play nyan. Pagka malambot na yung springs nyo, pag paramdam nyo parang sobrang lambot, pwede nyo lagyan ng bola dito isa. Kung ayaw nyo i-lowered. O kasi ilo-lowered ko. Ayan, ilo-lowered ko nga yan. Tapos para mas matigas din yung tension nya. So ganda yung play para sa akin. Ayaw ko na nung malambot eh. Ayan, kung bago naman yan. Ayan. Okay lang yan ang patabasan nyo. Pero ako hindi na. Hindi na patabasan. Rapitan natin yung ano. Yung isa pa na binili ko. Ito. Magdaga natin itong isang. Ganyan natin ang isa pa. Hindi, dalawa na sila. Ano, tinatawag ng magic lowered. Ano yung original pa lang kasan ito. Ito. Sa baba yung malalaki yung gap. Sa itas yung, ano, maliliit yung gap. Diba, binabaliktad, pero okay lang yun. Discarte nyo na yan. Ayan. Pantay na sila. Ito, malinis pa naman ito. Nainis ko ito na nakaraan. Abit na lang natin. Tapos, pwede natin ilock. Ilock muna natin ito. Ilalim. Ang higpitan, may higot dyan eh. Ayan, ito siya. Ito pala para mahigpitan natin. Contry natin ito. Try nyo lang. Ayan. Ayan itong kabila. Kontra. Kontra. Higpitan ulit natin pag nakabit na rito. Ano? Ayan, higpitan natin. Lagyan natin na ng fork oil. Ito yung ginagamit ko. Yung Honda oil lang. Okay naman eh. Maganda naman ang clay nito. Haluin lang natin. Haluin natin. Ito yung nakalagay sa ano, shop manual. 65 ml ata. 65 ml. 60 to 65. Pero ako ganito na yung ginagawa ko eh. Salinan ko siya. Nakalat ah. Tapos ibaba niyang ganyan. Para bumaba yung oil. Yung bubbles. Magbayin lang sa baba. O, salin ulit.
konti lang ng saling. Kailangan yung level ng oil halos pantay dito. Ayan, yan. Kaya ako binubomba para makita ko pantay na. Ayan, di pa, konti pa. Oop, ayan, ayan na. Ito nyo. Ayan na yung oil. Kulang pa ng konti. Bombayin ko muna. Ayan, pag ganyan, pwede nyo dito na dagdagan. Sakto-sakto. Ayan, pantay na. Ayan, pag ganyan, okay na yan. Ganyan ako ah. Ganyan ako maglagay ng fork oil. Pinapantay ko na siya dito, yung level niya. Ayan. Pantay dito. Ayan, bagay natin balik to. Ayan, dulas. Ayusin ko muna to ah. Ayan, pukpukin pa to eh. Ayan, pag nakabit nyo na yan, ganyan ang balik yung dalawang bolt. Saan natin niigpitan yun, ibabalik natin itong yan, yung pangigpit. Hindi mo na itong busina. Balik. Yan, abit na natin. Discartean nyo lang ng angkla. Yung siklam. Ano, wala mo kayong busina, madali. Maharang lang yung busina kanina. Tinanggal ko muna. Flip-lock para hindi matanggal. Check natin. Ano na, nakabit na. Saan natin higpit ng ulit dito, isang higpit pa ng lock sa ilalim. Andra, tapos higpit. Ayan na, secure na yan. Ayan, lowered na yan, lowered na yung setup na yan. Tapos mas matigas na yung spring. Kabit ko na isa, tapos buhing ko na yung motor. Ah, tingin niya bumababa. Bumaba yan, mga 1 inch. Pakita sa inyo pag nakababa. Yan, tingin ko bumaba naman. Ano nga, mas stiff siya. Kapag sinakyan mo, yung preload niya, hindi siya ganong magsasag. Yung likod ko pala, in-adjust ko rin yan eh. Tinigasan ko yung preload. Kaya para pantay sila. Mas maganda aftermarket yung shock nyo na pwedeng i-adjust yung preload. Ito, luma na rin to. 4 years na. 3 years siguro. Na kaya in-adjust ko na yung preload nyan eh. Pinapatigas ko. Hindi masyado matagtag na.
test ride na lang natin, ano. Hindi ko bumaba eh. Ang dati ito. Mataas ito dito eh. Mga hanggang dito. Hanggang dito yan. Testing na lang natin. Mga nandito sa Lubakan, ano. Maraming testing talaga natin. Maganda. Alright, what's up, oh bro? Yeah, bigyan ko na kayo ng ano, feedback review nito. Itong magic lower natin. Testing na nandito, medyo malubak dito. Let's go! Ito, medyo malubak. Definitely, gumanda yung suspension. Hindi na siya agaya dati nga na ano, sobrang lambot na ramdam na ramdam mo yung mga lubak. Ayan ah. Hindi na siya ganun katagtag kagaya dati. Yung ginamit ko na clutch spring ng ano, Honda Wave. Okay din, wala din yung tagtag niya. Kaso nga yan, mas gusto ko ibaba pa eh. Para rin yan sa ano kasi, maganda yan kapag may angkas ka lagi. Parang may preload ka na. Pag sumukay ang angkas mo, ayan, saka siya magpapantay. Para ganun. Parang preload. Bababa mo ng konti yung unahan. Ayoko kasi lagi akong may angkas. Ay, ito, malubak dito. Hindi ko gaano ramdam yung ano. Nakagaya dati na sobrang tagtag. Mas maganda ngayon. Oo, solid. Suabe. Suabe na yung suspension niya. Pakita ko rin sa inyo, punta tayo sa Petron. Hindi ako nakakapunta ron eh, tagal na eh. Shoutout pala kay Boss Carl, yan ito. Suot natin riding jersey. Boss Carl Customs. Ganda, no? Pwede nyo orderin ito sa Shopee, meron silang Shopee shop. Madami silang ibang klase na jersey, mga design. Ay, ko na lang yung link na. Ayun nga, okay na okay ito sa ano. Kapag malambot na yung shock nyo sa harap, magluma na. Malambot kasi yan eh, pagkalungaan. Yung spring, paglantotay na. Iramdam nyo na ano, sobrang lambot. Yung antagtag. Yan. Pwede nyo gawin yan. Kung gusto nyo i-lowered lang, na ayaw nyo na matigas, yung patabasan nyo yung spring. Ako nga kasi malambot na eh, malambot na yung shock ko, kaya hindi ko na inabasan. Kaya tama sa para sa akin ha, yung play. Depende sa preference mo talaga. Yan, okay na ngayon yung play nya. Ngayon kung kaya mo naman i-lower, dun nga gaya ng sabi ko sa vlog, nagyan mo ng bola. Lagyan mo ng flyball. Pag nilagyan mo ng flyball yan, itigas yung tension eh. Ito nga pala yung ano, yung spring rebound na yun. Yun lang ang ginamit ko, pero yung iba ang ginagamit, nalagyan nila ng tubo, kasukat. Yung nga iba, bulb spring. Pero mas pinili ko na yun ang ilagay. Yung dinoble ko yung stock. Kasi yun talaga yung kasukat niya eh. Para maganda yung fitment. Yan, pwede nga mo kayong mag-improvise na kahit ano ilagay nyo. Basta madagdagan nyo yung rebound. Kung gaano kahaba yung dinagdag nyo sa rebound, sa spring rebound, ganong kababa yung ilo-lower nya ng front shock. Yan, yun lang yun. Yun lang yung idea. Tapos titigas yung spring. Yan. Kung kayo na matigas, matabasan nyo. Yan, yun lang. Basic principle. No? Tara pa. Napit tayo sa Petron. Meron na dito ng ano eh, bike trail yata 'yan. Yung mga parampahan. Yan ah, bike trail. Agas muna ako, tapos pakita ko sa inyo. Definitely bumaba naman to.
na kung gaano nga yung kahaba yung ano, inilagay natin, ganun din yung kahaba yung ibababa niya. Feeling ko mga ano, less than an inch siguro. Hindi ko na sinukat eh. Pero less than an inch yun. Bukas mo tayo. Ayan. Medyo nag-lowered siya talaga. Bumaba siya ng mga ano, 1 inch siguro. Ayan o. Malaki pa naman yung play niya yan hanggang dito. Mga 2 inch siguro yan. 2 inch, 3 inch ang play. So okay pa. Bumaba talaga siya. Kaya nga gumanda na yung suspension. Hindi na siya sobrang lambot. Kaya dati. Ayan. Magic lowered. Yan lang, basic lang. Ayos no? Ayun na, sibad na tayo. Alagay ko na lang yung link nung ano, spring rebound. Yan. Na-order ko yan sa ano, Indonesia. Indonesian seller sa Shopee. Okay naman. Legit na original na genuine Honda genuine parts. Honda genuine spare parts. Dito nga tapusin yung vlog. Uwi na rin ako. Punta pa ako ng pet shop eh. Bili ako ng cat supplies. Alright mga bro, ride safe. Let's go. Up ya. Yeah.